paligid namin. Ito, malaki na. Good evening, mga kagri. Ito nga po pala yung mga ano natin, mga 1 week old na mga sisiu. Pa dito, meron kaming bagong sisiu na ilalagay. So, kaka-harvest lang nito, mga kagri. Yan, ito po sila. Ayan. Okay. So pag ganito, mga kagri, yung ginagawa namin, mga kagri, dapat ito nakaandar na a day before bago natin ilagay yung mga sisiu. Ayan. So mga Rhode Island Red na mga sisiu. So after 30 minutes, mga kagri, ay ano, pinapakain agad namin. Saka nilalagyan ng tubig na may halong brown sugar. So sa isang galon na tubig, mga kaagri, nilalagyan namin ng 2 tablespoon na brown sugar. Yun yung unang pinapainom namin. Tapos nilalagyan namin din ng ano, pinapakain din namin ng dahon ng tawag nito, ng dahon ng kawayan. Ayan. Kasi maganda po para sa kanilang intestine. Ayan. So, kulang to ng isang kuan, ano, ng isang bulb. Kasi yung wattage nito, mga kaagri, so susukatin natin kung ilang heads ng mga sisiu. So halimbawa 100 heads na sisiu, yung gagamitin natin na watts is 100 watts. So 250 dapat dito ilagay natin para pantay yung ano, pantay yung init, no? Dito sa loob ng box. Ayan. 35 to. Ya 30 ya. Ayan. 70. Ayan, mga kaagri. So ayan. Tubig. Tubig. Sukar. Tubig muna. Mamaya sukar. Mamaya may halo sukar ba? Mamaya sukar. Brown sugar. So ayan. So bukas, pwede natin itong bakunahan ng B1B1. Pwede din after 2 days po. So kanina lang po ito sila na harvest. So ayan, mga kagri, yung B1B1 na bakuna na binibigay namin sa kanila, dapat less than 7 days old. So paglampas 7 days old, mga kagri, wag na lang po tayo mag ano, magbigay ng B1B1 kasi hindi na po epektibo yung B1B1 kasi dapat lang po kasi sa 7 days bababa ng edad ng mga ano, ng sisiu. So sa program namin dito, kaagri, less than 7 days old B1B1, pagka 15 days old NCD Lasota, tapos 25 days old ng mga sisiu ay nagbibigay kami ng call packs, no? So yung call packs ay tinuturo po sa wing web. Sa wing web po ng mga sisiu. So dapat may mga ano na, may mga balahibo na yung sisiu natin by that time. Mga 25 days old. Dito meron tayo medyo malalaki na dito. Ayan. So itong tatlong box may laman. So may mga balahibo na yung iba. Ayan. So kung makikita nyo, mga kagri,
Napakaliksi ng mga sisiw natin. Yan. Medyo yung panahon dito ngayon sa Davao del Sur malamig kasi palaging umulan. Full day kahapon umulan pati ngayong araw. So dapat check natin yung temperature. So yung binibigay namin na pagkain nito mga kaagri ay yung pwede Galimax 1, pwede Integra 1, o yung ginagamit namin dito ay Chick Booster. Kasi medyo mataas yung protein ng Chick Booster. Ito po. Ayan. Tapos mas pino yung grano ng feeds ng Chick Booster. So kailangan namin ng isang bulb para pantay yung init kasi kulang. Wala tayong extra na bulb. Toy, may extra bulb tayo. Baka meron dun. Kung wala, bibili tayo mamaya kasi delikado yung panahon. Napakalamig yung panahon. So ito yung brooding area namin mga kagre. May apat na brooder box kami dito. So ito medyo malaki itong na dito. Kasya ng mga 100 chicks. Ayan, yung sukat parang nasa mga 3x5 at out ito o mga 3x5. Ayan, tapos yung height nasa mga almost 3 feet yung height. Anong dito si? Dito, medyo nasa mga 50 to 60 lang yung pwede. Maximum yung laman dito kasi medyo maliit. Ayan. So, napaka-importante po talaga mga ka-agri na meron tayong brooder box para po may kalalagyan yung mga sisiw natin. Kasi ang hirap na mahirapan tayo magparami ng mga manok kung wala tayong magandang brooder box po. So, may extra kami dito. So, all in all, yung sisiw namin ngayon dito nasa mga 200 plus. Yung mga day, mga month old, marami tayong mga month old mga ka-agri. Dito yung mga month old. Kasi alas 7 na ng gabi ngayon. Medyo hindi na klaro yung mga ano sisiw natin dyan. So kung nagtataka kayo merong ilaw kahit alas 7 na ng gabi kasi nilalagyan namin ng solar. Ito dito may solar lights hanggang 9 AM. Hanggang 9 PM po yung solar natin dito para po makatulong din no sa pagparami ng itlog. May ano kasi yan. May epekto kasi mga kaagri pag may ilaw sa gabi hanggang 9. Ayan. Ito yung mga breeders natin. Okay. So mag-update po ako mga kaagri sa next vlog kung ano na yung mga kalagayan itong mga sisiw. Mga Rhode Island Red ito mga kaagri. Tapos yung mga itim ay mga Black Australorp. Ayan. So later, papainumin natin ng tubig na may halong asukal tsaka bibigyan ng Chick Booster. Ayan. So thanks for watching mga kaagri. God bless and happy farming.